Shout out po guys kay Boss Beno, kapag mahal, 25. 25? Parang 420. Kung yung mag-30 ano, Bewang? 43 na ako, gato. Happy birthday! Yo! What's up mga kabakal? At ang gagawin natin video ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ang tamang paggamit or paghawak ng angle grinder. Kasi meron din naman sa ating mga kasama sa trabaho na mga welder din na hindi rin marunong humawak ng grinder talaga. Alam nyo, ang grinder napaka-importante sa trabaho natin. Kaso lang, eh paano kung hindi ka marunong gumamit yan? Pinaka-importanting gamit, number one yung grinder. Pero, yun din yung pinaka-delikadong gamit. So, paano nga ba ang tamang paggamit ng grinder? Tulad nga sinabi ni Norby Paro, Buskuran, next video naman, gawa ka kung paano humawak ng angle grinder, lalo-lalo na sa pagkakating. Dami po kasing mga kasamang welder, pero di sila marunong humawak ng grinder. Yung masama nga po yun pagka hindi tayo marunong humawak ng grinder. Lalo-lalo na pag nagka-cut tayo ng tubo or anong klaseng bakal, pagka hindi tayo marunong humawak nun, baka madisgrasya pa tayo. So, paano nga ba ang tamang paghawak ng grinder? Ganito lang yan. Kadala ang nakikita ko, may mga nakikita ako nagka-cut ng grinder. Wala dyan, halimbawa magka-cut sila, may ika-cut silang bakal o tubo. Ganun ang paghawak nila. Paganyan, pabaliktad, binabaliktad nila yung grinder para makaiwas sila sa talsik. Kasi pagka ang grinder umiikot yan, pag ganun ang ikot ng grinder, ang talsik doon mapupunta. So, huwag natin gawin yun. Napakadelikado yun kasi pagka once na pumalo yung grinder, umipit yung bakal. Pag pumalo ang grinder, sapul yung ulo natin. O kahit saan parte ng katawan natin, tatama sa atin yun. Doon ang palo ng grinder. So kailangan, lagyan natin siya ng guard. Tapos, ito may guard. Ito gamitin natin. Yan. Pagka nag-cut kayo ng bakal, lagi pa ganun. So ilayo natin yung katawan natin. Ilayo natin yung katawan natin sa grinder. Ganyan. Yan. Pag nag-cut tayo, nyari dito. Yan. Ganyan pag nag-cut. O papakita ko sa inyo kung paano tayo magka-cut ng bakal. Halimbawa lang ang ika-cut natin is flat bar. So, ganito lang yan. Dahil lagi tayong paabante. Paabante tayo dapat. Yun, papunta dun. Yan, paabante tayo. Yan, kung mapapansin natin, ito, na-cut na. Huwag muna tayong ubabante doon hanggat hindi siya napuputol dito. Kasi merong iba, paabante nga yung pag-cut, pero nauna pa rin dito, pagputol. Nauna pa rin. Parang paatras pa rin yung tama niya. Kailangan, lagi tayong paabante, lagi para maiwasan natin yung disgrasya. Yan. Bago kayo mag-cut, kailangan may safety goggles kayo or mas maganda kung maskara ang gamit nyo para sakop yung buong mukha talaga natin. Kasi maiwasan natin dyan, unang-una, pagka sumabog yung cutting wheel, pwede nyo, hindi maganda yung cutting wheel na gamit nyo, pagka sumabog yun, baka tumama sa mukha natin,
delikado. Ito, yung ganitong pagkat, ito ang huwag nyong gagawin. Kasi delikado talaga to. Yan. Yung iba, ganitong magkat yung iba. Ganon magka-cut yung iba ng bakal. Tatandaan po natin lagi ang mga trabaho natin puro bakal tayo. Hindi tayo tile setter. Kung nakikita natin sa mga tile setter, ganon ang pag-cut ng tiles. Kasi ang tiles, pag kinat mo siya kahit paatras 'yon, sasabog man 'yon, hindi papalo ang grinder doon kasi yung tiles na mismo nababasag. Ang bakal, pag gumalaw ang bakal at naipit yung talim, sigurado sapol yung mukha natin. So, paano naman pag nagkatay ng mahaba? Kunyari, magkakatay ng mahabang tubo. Ganito. Yan. Kunyari, ikakat natin itong tubo na to. May nilagay tayong kalang. Siguraduhin natin kung ang cut natin dito. Kunyari, ito yung puputulin natin. Siguraduhin natin ang kalang natin nandito. Hindi siya dito. Kasi pag dyan natin ilagay at i-cut natin yan, pag nahiwa na yan, iipit yan, dahan-dahan yan, gagalaw yung tubo na yan. Iipit yan. Pag ipit yan, sigurado, pag naipit yan, sasabog yung cutting wheel natin. So dito natin ilagay yung kalang niya. Tapos, siyempre, ganun din, papunta sa atin yung talsik ng grinder. Simple ang paghawak ng grinder or pagkat. Basta siguraduhin lang natin na malakas yung pagka-grip natin. Kasi once na pumalo yung grinder na yan, maiwasan natin yung disgrasya. Tapos, panghuli, iwasan po natin gumamit ng kung ano-ano mga cutting wheel na basta lang makikita natin. Ito, i-recommenda ko sa inyo to. Hindi sponsor to, ha. Basta natutuwa lang ako dito sa ano na to, sa cutting wheel na to, kasi hindi pa ako nasabugan ito mulat sa pool. Ito na talaga gamit ko. Bukod sa mas mura, matibay pa siya. So piliin nyo lang yung cutting wheel. Kung wala namang kayong available na doon sa lugar ninyo, kung wala namang available na ganitong cutting wheel, basta hanapin nyo yung cutting wheel na yung parang may mga ano, yan, para may mga, yan, para may mga tila-tila sa ano, sa gitna. Ayan o, para may mga tila, matibay yan, ganyan. Pero mayroon din mga ganyang cutting wheel na mapurol. Ito, maganda to kasi matalas. Baka naman. Ha? Baka naman. Yun. Tatak pala nito. Hanapin nyo, Nikasa. So, Nikasa, baka naman. So, yun. Hanggang dito na lang muna tayo. At meron tayong mga sa shoutout. Shoutout nga pala kay Norby Paro. Nag-request sa atin lang yan, ha. Ayun, shoutout nga pala kay Jeremiah Season ng Nueva Ecija. Yun, kay Jeronimo Esperanza ng Las Piñas. Shoutout po sa inyo. At kay Christian Adarna. Ito si Christian Adarna. Natuwa din ako dito dahil ginawa niya yung railing niya sa sariling bahay nila. Lagi rin nanonood sa akin to, eh. Siya na rin gumawa ng sariling sa bahay nila. So, shoutout sa'yo, Christian Adarna. At syempre kay Norby Prado. Yun. Maraming salamat at hanggang dito na muna tayo. Ikaw, may shoutout ka? Boss Darren. Mapagmahal. Boss Darren. Shoutout nga daw pala kay ano, Boss Darren Mapagmahal. Andyan lang siya sa labas. Yun. Maraming salamat. Bye-bye. Close till I get up. Time is barely on our side.
chase the leading us and love.